doon sa yan ba siya, the treasure site. Naiwan na sila doon sa ano, bukaan na sina ano, PH Treasure Hunting. Ako na lang ang pumasok dito sa kanilang bahay. So, ayan mga katito, dito na tayo sa bahay nila. Ayan, wala yung bata, nasa galan daw. So, iniwan ko na lang sa nanay. Ayan. So, ayan mga katito, paalis na rin ako, pupunta na ako doon. Nauna na sina TH Treasure Hunting. Sige pa. So ayan mga katiit, nandito na tayo sa bukana ng tunnel cave. Ayan, mamaya maya lang papasok na si TH Treasure Hunting. Ayan mga katiit, ayan, papasokin ni TH po yan. Alright mga ka-TH, papasok na ako sa loob bilang pag-update sa inyo kung ano na yung status sa loob. So mga ka-TH, let's get right into it. Ayan mga ka-TH, papasok na si ayan, TH. Papasok na siya. Sa akin naman po, ako po yung maghuhukay dito sa labas. Siya yung mag-update ngayon. Kasama natin si Ninja Kid, nandiyan siya. Ayan. Hindi ako papasok mga katiit. Takot ako. Ayan mga katiit, papasok na si TH Treasure Hunting. Ano, sumahan pa kita? Ito mga ka-TH, yung 15 meters away. Ayan, tingnan natin, sabahan natin. So, dito rin natin yung mga naka-indicate na sign. Meron dito mga ka-TH. Tubig mo. Na mga sign marker. Katulad nito mga ka-TH. Papakita ko sa inyo. Tunnel cave mga ka-TH. Ayan. Actually mga ka-TH, hindi yan balon. Naging balon na lang yan dahil sa tagal ng panahon. Nag-form siya na balon dahil na-compress yung lupa sa ilalim. Dahil ito yung binabaksakan ng tubig mula sa tunnel cave. Ayan. Lahat ng tubig dun sa loob ng tunnel cave, dito bumabaksak. So nag-compress na yan, halatang hinukayan. Nakikita nyo ba yung mga ano, mga ka-TH? Yung kwadrado sa ilalim ng tubig. Ayan yung halata na pinaghukayan nila. So yan, nag-compress na yan. So hindi lang yun mga ka-TH, ito yung ibang sign. Nakikita nyo ba yan? Mayroong triangle sa taas. Treasure, ibig sabihin. And then yung sa baba niya, mayroong siyang shelf na naka-pyramid or arrow pababa, ibig sabihin treasure here. Yan. Ganyan na pagdidecode yan mga ka-TH. Ito pa oh, ito pa mga sign dyan. Ayun, nakikita nyo itong iniilawan ko mga ka-TH, arrow din yan. And then dito meron pa X mark yan mga ka-TH. Ibig sabihin yan, treasure.
around. So sabi ko nga sa inyo sa mga unang part ng video na to, mga ka-TH, hindi lang iisa yung pinaglalagyan ng treasure sa loob nitong tunnel cave. Okay? So makikita pa natin sa taas, mga ka-TH, ito, meron siyang mas malalim sa ceiling niya. Diyan kasi tumatama yung bareta o kaya yung kiko habang ino-operate nila to, habang binubutasan nila itong treasure site natin or treasure spot. Habang binabaw nila dyan, yung nag-start sila, tinatamaan yan, kaya tinaasan nila yan bahagya para hindi tumama yung bareta, mas makabuelo sila. So yun, mga ka-techo, makikita nyo yung ukit sa ilalim ng tubig, kwadrado yan siya. And then yung sa taas niya, halatang pinagbakasan ng pinagtabunan yan. Ito na lang, nag-compress ito, kaya lumubog sa tagal ng panahon. Yan. So, papasok pa tayo sa kaloob-looban ng ating tunnel site bilang pag-update sa inyo. Okay, mga ka-TH? Proceed tayo, mga ka-TH. Tumalong ka na sa balong. Malalim eh. Ayun, mga ka-techo, pag nasa loob na nitong tunnel cave na to, medyo nakakangawit na lang sa balakang dahil nakayuko ka. Hindi mo ma-pull straight yung body mo dahil bababa lang yung tunnel cave. So ito, mga ka-techo, itong tunnel cave na pinapasok natin, kami yung nagbukas nito. TH, ito yung sinasabi ko na ano. Halika. Ito. Ito yung natin kung sinasabi ni Lord. Nung pinasok ko nung nag-update ako. Ito. Ayan na. Kita mo, square na ba ito? Ano sinamin ito? Ito. Ayan. Ano na siya? Ito mismo. Ito. So yun, mga ka-techo, kung napapansin nyo, pusa siyang gumuho. Kaya ito, bumagsak yung mga bato mula dito sa walling niya. Pusang bumagsak. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa panahon ngayon kasi medyo delikado pa mag-operate. Ayan o, napakalambot pa niya. Kasi yung walling natin, mga ka-TH, yung walling ng tunnel cave na to, mapapansin nyo parang hindi siya talaga ganun kasolid na bato. Hindi katulad sa mga buhay na bato na sa ibang tunnel site. So ito, parang may form siya na lupa. Di ba, kuha naman ng baklas-baklas. Ito yung sinasabi ko sa inyo nito. So didiretso tayo, mga ka-TH. Didiretso tayo para makita pa natin yung ibang spot dito sa loob ng tunnel cave. Okay? Move in. Ito yung pinagtabunan namin ng mga graba mula sa tinibag namin na concrete wall. Dahil napatakan siya ng tubig, nagiging buhangin na talaga siya. Lumalabas na yung natural form niya.
Ito na yung wall na tinitibag namin. Ito na yung status niya ngayon, mga katiwitch. Ayan. Ayan ang status niya. Ito yung original niya na wall. Yung tinibag namin, ito yung bawas niya. Napakatigas nito, katiwitch. Napakatigas talaga. Mintado. Pero nagpo-camouflage na siya, oh. Tsaka ganyan talaga mga teknik ng mga Gia. Pinagmumukha nilang natural yung isang ceiling nila para hindi mapagkamalan na ceiling talaga ito or seal para sa kanilang tinago na deposit. Ito yung original formation ng ano to. Talagang patag ito na makinis. Noon, yung hindi pa namin natitibag, ngayon yung natibag na namin siya, ito na yung naging tsura. Ayun mga katiwitch, oh, sa tagal nang hindi namin pinasok to, nagkaroon na ng panigi sa loob. Yan. So diretso pa tayo mga katiwitch. Check natin yung dula. Ito mga katiwitch, may bahagyan na tumutulong tubig dito mula sa itaas. Ayan. Ayan yung bahagyan tumutulong. Pupunta tayo sa dulo mga katiwitch. Ito yung mga paligid dito mga katiwitch. Ito na yung dead end mga katiwitch. Hindi talaga nawawala itong kalawang dito. Makikita nyo po kung kinakalawang mo. Ito na yung dead end mga katiwitch. Ayan o. Sa tagal namin hindi na nakapasok dito, pinahaya na siya ng paligi. Pero iilan-ilan pa lang naman. Sa mga hindi pa pala nakakakita ng paniki ng malapitan, tara lapitan natin yung paniki. Pero huwag na natin silang tumihin dahil nakakatulong din yan sa ecosystem. Ayun mga katiwitch, ito yung paniki. Takot din sila sa liwanag mga kapit eh. Ito malami na yun. Ito yung pinakadulo naman. Yung pinasabi yung may tumbler sa dulo. Ayan po. Ito nga mga kapit, may nakakatas-katas dito. Yan. So ayan mga ka-PH, lalabas na tayo ng tunnel site. Ito, simento. Pagitan mo. Oo. Lalabas na tayo ng tunnel site mga ka-PH. Dahil in-update ko lang tayo mga ka-PH kung ano na rin kalagayan sa loob ng ating tunnel cave. Pero yung pinakita ko sa inyo kanina sa bungad, yung 15 meters away from entrance at the tunnel gate, positive yung mga katiit. So yan, talagas na kami ni Lord. In-update namin kayo sa aming tunnel gate treasure site. Dadaanan na naman natin itong
itong balloon o yung isa sa mga pinaglagyan ng deposit. Medyo ano kasi siya, mga tupit na siya. Tupit na yung lalim niya. Yeah. Oh, ito na, palabas na kami. Halin sa loob yan, babalik din yan. Tagal na kasi natin yung hindi nag-open sa loob, kaya... Yo mga ka-TH, nandito na kami sa labas. Ayan, nagbigay na kami ng update sa loob. Sinamahan ko si TH, treasure hunting. Ayan, nagbigay na ng update. Sunod na aming video, maghintay lang po. Gaya nga na sinabi niya, malambot pa yung lupa, hindi pa pwedeng i-operate. Ayan, so hintayin namin na yung araw ay dumire-diretso na. Ngayon lang umaraw po. Nung nakaraang punta namin dito, umulan, nabutan kami ng ulan. Ngayon, medyo maganda yung panahon. Ayan. Ayan. Maaraw. Sige po, hanggang dito na lang mga ka-TH. This is Lord Treasure Hunter. And... ito po so TH Treasure Hunting. Kamay-kamay dyan. At nandito rin si Ninja Kids. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat.